Lihim na mayaman. Kabanata 573. Bahagyang tumanggo si Alexander Yang at umupo sa sofa. Kinuha niya ang teapot at nagsali ng dalawang tasa ng tsaa. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Yehey na maupo. "Yehey, umupo ka at mag-usap," mahinahong sabi ni Alexander Yang. Kumuha si Yehey ng isang tasa ng tsaa at umupo ng tuwid sa gilid ng sofa. "Kumusta ang sitwasyon sa Hong Kong bago ka dumating?" Tumingin si Alexander Yang kay Yehey, humigop ng tsaa at nagtanong. Sinabi ni Yemo, "Mansion Lord, walang paggalaw sa Hong Kong. Parang nawala ang Black Dragon Guard. Walang paghihiganti. Si Chris din ang may pananagutan sa negosyo mo sa Hong Kong. Araw-araw niyang nakikilala ang lahat ng sikat na tao sa Hong Kong." Seryosong sabi ni Yehey. Tumanggo si Alexander Yang. "Si Yehey ay isang maaasahang tao. Si Chris ang namamahala sa mga bagay ng Yang S Group sa Hong Kong, at pinapanood ni Yehey ang lahat sa dilim. Wala siyang dapat ipag-alala. Ang Black Dragon King ay malamang na hindi magpapakita ng kanyang sarili sa ilang sandali. Bukod sa kanya, walang sino man sa Hong Kong ang makakayanan ang dakilang Yang S Commercial Empire. It's just that, Mansion Lord, the daughter of the Clomir family, Clomir Imperial City, nagpupunta pa rin siya sa Crystal Tower araw-araw. Sinabi pa niya kay Chris na pupunta siya sa Imperial City para hanapin kapag katapos niyang manirahan sa Hong Kong. Clomir Ana. Kinuha ni Alexander Yang ang kanyang oras sa paghigop ng kanyang tsaa. Ang babaeng ito ay may background sa The Dark World in the West. Hindi tayo pwedeng masyadong makisali sa kanya. Naalala ni Alexander Yang ang impresyon ni Anna. Hindi simple ang blonde na babaeng ito. Hindi siya inosente at cute gaya ng itsura niya. Seryosong sinabi ni Yehey, "Mansion Lord, tama ka. Palihim kong sinusubaybayan si Clomir." Nalaman ni Anna na may master na nagpoprotekta sa kanya ng palihim, akin. Sa aking palagay, mayroong isang napakalakas na eksperto na nagtatago sa Hong Kong. Ito ay isang malaking nakatagong panganib. Nakipag-away ako sa ekspertong iyon sa tabi niya. Mahinahong sinabi ni Alexander Yang, "Binalaan ko na rin ang taong iyon. Kung hindi ako nagkakamali, inutusan lamang ang ekspertong iyon na protektahan si Anna. Siya at ang pamilyang Clomir ay patuloy na nagtutulungan sa ngayon. Sa makatuwid, ang balon ay hindi makialam sa ilog. Hindi siya nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang nabanggit na ekspertong si Yehey ay dapat na tagapagtanggol ni na Clomir at Anna. Siya ay may pambihirang lakas. Gayunpaman, nagbukas ako ng landas para sa pamilyang Clomir sa Hong Kong, at itinuturing pa rin itong isang pakikipagtulungan. Walang dapat ikabahala. Naiintindihan ko." Magalang na tumanggo si Yehey. "Yehey, pinapunta na kita sa Imperial City this time dahil may importante akong gagawin." Tinitigan ni Alexander Yang si Yehey at seryosong sinabi. "Go and investigate the dark forces of Japan. They have branches in Dragon Country and Imperial City. May ginawa ba sila kamakailan?" Dahan-daang sinabi ni Alexander Yang, "Bukod dito, nagtago ka sa Imperial City at nalaman mo ang lahat ng kain na hinalang tao sa hapon. Kailangan nating makahanap ng isang tao mula sa Japanese na may codename na Gongjiu sa lalong madaling panahon." Hapon. Mukhang nagulat si Yehey at sinabing, "Mansion Lord, nakapunta na ako sa Japanese dati. Ayon sa pagkakaalam ko, may tatlong major powers sa Japanese na anden na daan-daang taon. Sila ang Mysterious Skills Cult, the Eight Snakes, Ripunan, at ang Great Yang Palace. Lahat sila ay napakakapangyarihan." "Oh, nakapunta ka na ba sa Japanese?" Si Alexander Yang ay interesado. "Mabuti iyan. Yehey, gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Kailangan nating hanapin ang Nine Men Palace of Japanese. Maaari kang magsimula sa mga tao mula sa Shu family."
Ito ang kaugnay na impormasyon. Panatilihin itong mabuti. Yes, Mansion Lord. Siguradong haharapin ng subordinate na ito ang bagay na ito. Magalang na tumango si Yehei at same time na kumuha ng maliit na itim na kahon mula sa kahoy na mesa. Mahina hong tumango si Alexander Yang. Pumunta ka. Pagkatapos noon, nawala si Yehei sa silid na parang hangin. Malalim ang mga mata ni Alexander Yang. Humigop siya ng tsaa at tinignan ang oras sa wall clock. Tapos, nag-dial siya ng number. Napakabilis, pumasok si Yu Zekeng. Dinala rin ni Lung Yang ang isang grupo ng malalakas na binata sa pintuan at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghintay sa labas. Yu Zekeng, Lung Yang. Nagkita na kayong dalawa sa Hong Kong. Tumingin si Alexander Yang sa dalawang taong pumasok at sinabing dahan-dahan, hindi na kita ipapakilala. Ngayong gabi, pupunta kayong dalawa sa Huayang District at ibabalik si Tang Huey. Nagkatinginan sina Yu Zekeng at Lung Yang at mataimtim na tumango. Susunod kami sa utos ni Master Yang. Sabay na sagot ng dalawa. Si Lung Yang ay umalis sa Yang Sect at naging malaya. Siya ay naging pinuno ni Alexander Yang sa Hong Kong. Siya ang numero unong manlalaban. Sa makatuwid, sa isang tawag mula kay Alexander Yang, dinala niya ang kanyang mga tauhan sa Imperial City nang walang pag-aalinlangan. Umupo ka at uminom ng tsaa. Hinawakan niya ang teapot at nagdagdag ng tatlong tasa ng black tea. President Yu, sa Imperial City mula ngayon, magtutulungan tayong dalawa. Matino si Lung Yang na mag-alok muna ng isang tasa ng tsaa. Alam na alam niya na maagang sumama si Yu Zekeng kay Alexander Yang. Siya ay tiyak na isang tiwala. Hindi niya alam kung anong uri ng kahabag-habag na wakas ang haantong kay Ji Kongshan pagkatapos niyang mahuli si Yu Zekeng. Kuya Long, nagbibiro ka siguro. Umiti si Yu Zekeng at mapagpakumbabo na sinabi, maraming bagay ang kailangan ko ng tulong mo. Magalang na nagbatian ang dalawa at saka inalok si Alexander Yang ng isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ng mga tagubili ni Alexander Yang, magkasunod na umalis si Lung Yang at Yu Zekeng. Bumaba sila para tipunin ang kanilang mga tauhan at maghanda sa pagtungo sa Huayang District. Beep, beep, beep. Sa oras na ito, nakatanggap si Alexander Yang ng isang text message sa kanyang telepono. Tiningnan niya ito nang may interes. Ito ay isang text message mula sa anak ni Chu Shongshan, si Chu Chu. Naglagay sila ng mesa ng alak sa Great Glory Hotel at tinanong kung libre sila. Napakagalang ng pamilya Chu. Sagot ni Alexander Yang at sinabihan si Hades na bumaba para kunin ang sasakyan. Sa huling pagkakataon na nagkaroon sila ng hindi magandang pagtanggap, binalak ni Alexander Yang na imbitahan ang mga tao mula sa Chuklan na trituhin sila ng maayos, kaya nagpunta siya doon. Makalipas ang 20 minuto, ang Great Glory International Hotel sa Central Sky District. Isa itong Western style na international na hotel. Ito ay puno ng negosyo. Kadalasan, ang mga tao sa bilog ng negosyo ng Imperial City ay darating at aalis. Sa Western Restaurant sa 8th palapag, mayroong isang maliwanag na ilaw na restaurant na may pulang carpet. May mga mag-asawang lalaki at babae. Dinala ni Alexander Yang si Hades sa restaurant. Bahagya siyang kumunot ang noo. Hindi niya inaasahan na dito kakain ang pamilya Chu. Parang restaurant ng mag-asawa. Sinabihan ni Alexander Yang si Hades na humanap ng makakainan at naglakad papunta sa upuan ni Chu Chu. Nasaan ang iyong ama at ang iyong tiyuhin? Umupo si Alexander Yang at tumingin kay Chu Chu na may seryosong ekspresyon. Si Chu Chu ay nakasuot ng itim na damit ngayon. Mukha siyang elegante at fashionable. Siya ay may banayad na ugali. Mr. Yang, you're here. Napatingin si Chu Chu kay Alexander Yang na may pagtataka. Oh, ang aking ama at tiyuhin ay bumalik sa Katimugang Yunan. Bumalik na sila. Kumunot ang noo ni Alexander Yang at nagtanong, anong nangyayari? Ikaw na lang ba ang natitira sa Imperial City?
Abangan ang susunod na kabanata.